What's up mga kalangga, mga ka-insect? Hello, good morning po sa ating lahat. Good morning po. So as you can see, for today's video ay ginagrant natin ang request ng ating mga minamahal na subscriber, no? Sa ating YouTube channel na Langga Insect Vlog. Ayun, pinagupitan na po natin si Angelo, mga kalangga, kasi napapansin kasi ng iba na medyo tumataas na yung buhok niya. Kaya ayun, pinagugupitan po namin siya ni Insect. Sinamahan po talaga namin siya ni Insect, mga kalangga, para talagang maayos yung pagkakagupit ba. So si Insect din yung pumili, or at saka yung barbero yung pumili ng gupit na bagay po talaga sa kanya. Ayan, no, yung pang ano na taba, pang binata na, mga kalangga. So ayan, may design yung kanyang gupit, mga kalangga. So pagkatapos po ng mahabang oras na paghihintay ko sa dalawang to na nagpagupit, mga kalangga. So ayan, hulaan nyo po kung nasaan kami. Ayan, sinama po namin si Angelo, no, kasi hindi pa daw niya mas nasubukan ng ganito, mga kalangga. Kaya pasubok natin sa bata, mga kalangga, no, kahit minsan man lang, pasubukan niya yung mga ganito. So ayan, andito po tayo sa Coolers, mga kalangga, Catmon Branch. So andito po kami, nag-order po ako dyan ng ice cream. Kasi hindi pa daw po nasubukan ni, ay, halo-halo pala. Hindi pa daw po nasubukan ni Angelo ang halo-halo. So nasubukan na niya yung milk tea, yung halo-halo hindi pa. Kaya nag-order ako ng tatlong halo-halo, dalawang maliit na size na pizza, mga kalangga, at isang fries. So yung pizza, mga kalangga, at saka fries, talagang kaming tatlo yung ano, salo-salo na kami dyan, no? Naiwan si Papa at si Mama dun sa bahay, mga kalangga, kaya hindi man kaya ni Mama sumakay ng motor. Kaya dinalhan ko na lang siya ng ano, mga pasalubong na tinapay, silang dalawa ni Papa, mga kalangga. So ayun, tinanong namin si Angelo dyan kung nasubukan na niya or nakakain na ba siya ng halo-halo. Sagot naman na, mga kalangga, eh, hindi ko daw po. Kaya nawa ako sa bata, ano? So ayan, hindi siya, ano, parang nabansot talaga si Undong ba. Okay, imagine 15 years old na siya. Pero hindi talaga siya natumubo, mga kalangga. Para lang siyang nasa 10 years old, yung nakikita nyo po. So ayan, nagustuhan niya, hindi niya masyadong nagustuhan yung pizza, yung nagustuhan niya yung ano, yung French fries, yung fries na, potato fries na in order namin, mga kalangga, ano? So ayun, salamat ako dyan sa tindera ng Coolers, kasi napakabait at napaka ano talaga niya. Napaka ganda, napaka bait ng ambience niya, mga kalangga, no? So ayan, kain po tayo. Angelo. So ayan, nag-enjoy po talaga siya dyan, mga kalangga. Nag-enjoy din po kami, no? Kaya matagal-tagal na kami hindi nakakain yan ba? Ng halo-halo. Kaya pinasubok din namin kay Angelo. Si Mama naman po, mga kalangga, hindi po siya mahilig sa halo-halo, mga kalangga. Yung mga pagkain po na may mga gatas, yung mga condense or evap or mga ganyan, mga gatas bagaling sa kalabaw or sa ano, sa hayop, ayaw niya po ng ano, mga kalangga, ayaw niya. Hindi siya kumakain ng ano, ng halo-halo, hindi siya kumakain ng ice cream, mga kalangga. Yung may mga gatas talaga kasi hindi siya kumakain ng mga ganun, mga kalangga. Ewan ko, iba talaga yung ginawaan ni Mother Earth. Kaya yun, gusto niya ano lang, yung tinapay lang. Kapi. Ayan, narinig niyo po yun si Mama, yun lang daw po yung gusto niya. So ayan, bago po sila umuwi ng Bohol, gusto pong pasubukin ng pamangkin ko ng mga bagay na kahit sa simpleng paraan at kahit sa simpleng ano, kanang gesture or kahit simpleng bagay man lang, maano natin siya, no, mapasubok natin sa kanya na hanggang sa pagtanda niya or sa kanyang paglaki, madadala niya at hindi siya ma-ignorante bitaw na at least nasubukan na niya, nakakain na siya ng ganun. Naawa talaga ako dyan nito sa mga pamangkin ko na nasa isla, kasi talagang hindi nila alam yung mga pagkain na ganito, yung ano nga, yung hotdog tsaka yung kahit yung itlog lang, nako, mag-aagawan pa yung mga yun. Kaya puhon kung magkakwarta tayo, no, yung mga pamangkin natin, i-treat natin paminsan-minsan para naman masubukan nila yung ano ba, yung mga ganitong kainan, yung mga ganitong mga pagkain, no. Kasi kahit ako, kung hindi ako pumunta dito sa syudad, mga kalangga, hindi ko talaga masubukan mga ganito din. Kaya nung na ano ko, una kong natikman yung mga ganito, naisip ko talaga unang-una
yung mga pamangkin ko, yung parents ko, na sana kung nakakain na din sila ng ganito. Kay, no, mahirap, no, tayo lang yung kumakain-kain ba, tapos yung pamilya natin sa, ano, sa probinsya, wala man lang ulam. Kaya, mahirap talaga yung isipin ng ganun, mga kalangga. Pasalamat din ako kay Insik kasi talagang napaka-supportive niya at napakamahal din niya itong aming anak-anakan. Kasi si Angelo po, mga kalangga, ay hindi lang siya pamangkin ko, kundi kinugos pa. Ano yung kinugos, mama? Ang, an, kanang, anakon ba? Inanak ko po siya sa bunyag, inaanak ko sa binyag. Ako lang po yung ano, yung ninang niya, bugos. Kay, nung, ano niya, nung binyag niya, mga kalangga, ako po yung gumastos. Kasi, nagtrabaho pa ako nun. Wala naman silang pambinyag sila mama niya. Kawawa naman yung bata kung hindi mabinyag, ano. Kaya, ako na lang yung nagpabinyag. At the same time, ako na lang yung nagninang din. Kay, para wala nang ano, no. Kuskus balungos ba. Kaya, yun. Gusto ko nga sana na si Angelo ay dito sa akin. Para, kung nakikita niyo po, napapansin niyo, malaki na yung kaibahan niya simula nung dumating siya. Kaso lang, may mga parents pa kasi siya, mga kalangga. Hindi naman natin pwedeng kunin yung obligasyon, no? Eh, okay lang sana kung yung parents yung nagbibigay ng ano, nagbibigay ng ano ba, pahintulot na dito muna si Angelo. Eh, mahirap naman yung tayo lang yung magdidesisyon o yung parents niya. Hindi naman pumapayag, di ba? Baka makasuhan tayo ng kidnapping o baka ano tayo, makiha tayo sa ombudsman. Kay mahirap na, no? Kaya, ayun, sana maisipan nila for the sake of kuan future ng bata na pumayag sila na dito mag-aral si Angelo, dito ko palakihin hanggang sa marunong na siya sa buhay ba? Kasi yung alam talaga ng batang to, magmanagat, hindi nga halos marunong ano, magbasa, mga kalangga. Kay talagang focus sa panagat, paghanap buhay, tumulong sa pamilya, no? Eh, yung mga bata talaga sa amin, kahit ano, kahit i-search nyo pa yung lugar namin, yung mga bata sa amin, kapag meron ng, kapag marunong ng lumangoy, na mananagat na talaga, mga kalangga, pupunta na sa laot, maghahanap buhay na para tumulong sa pamilya. Kahit nga kami nung mga babae kami, yung mga babae namin dun sa isla, kapag marunong ng maghanap buhay, ayun, kahit ano na lang pagkakitaan, mga babae, managat, manginhas, basta nasa ano na paraan ba, nasa malinis na paraan, mga kalangga. Kaya talagang saludo ako nito, bantang to, saludo ako kay Angelo. Kaya nagpapasalamat po ko sa nagbigay sa kanya talaga ng panibagong damit, kasi nasubukan niya yung magsuot ng mga damit na bago, mga kalangga. Nakikita ko din sa mukha ng bata na masaya siya. Eh kung pwede lang sana, no? Kung marami lang sana tayong pera, why not ibibigay natin sa kanila. Hindi lang siya. Kasi may kapatid pa siyang babae, mga kalangga. Yung kapatid niya na babae, hindi din late growth daw, sabi ng iba. Kasi hindi pa siya makalitok ba? Hindi pa siya makabigkas ng maayos. Eh, medyo malaki-laki na siya, mga kalangga. Kulang din sa vitamins, kulang sa mga ano, mga vitamins sa para sa pambata. At the same time, wala pa din pong binyag hanggang ngayon. Kawawa yung bata, no? Kung meron lang sana tayong marami talagang ano, pagkakitaan, no? Maraming pera ba? No, tayo na lang magpabinyag ulit gaya ni kay Angelo. Kasi noon, kay Angelo, nagtatrabaho pa kasi ako noon. Eh, ngayon, hindi pa tayo, ano, hindi pa tayo pinapayagan Insik na magtrabaho ulit. So, ayun, baka magtanong kayo, baka sabihin nyo na, magtrabaho ka na ulit, langga. So, gusto ko po talagang magtrabaho, mga kalangga. So, gusto ko na bumalik sa dati kong trabaho kasi na-miss ko na din yun, no? Pero itong Insik ko, ayaw talaga niyang pumayag na bumalik ako sa syudad. Eh, mahirap naman kung magmatigas ako or magtuman ko sa kung gusto, baka pagsimula ng hindi pagkakaintindihan, di ba? Maraming masaya, kay marami mang may gusto ni Insik.
So ayun, hindi natin mapapayagan makalanggalo na masira ang ating kuan, ang ating buhay, masira ang ating pamilya. Kahit kami lang dalawa ni Insik, matawag din namin ng pamilya makalangga, kay may anak naman kami si Spinks. So ayun, isang pamilya kami makalangga, kaya kung ano yung gusto ng aking Insik, yan po yung susundin ko. Ayun yung pumunta ko sa syudad para magtrabaho kasi gusto niya magkasama kami dito. Gusto niya alagaan ko siya at si Spinks. Kaya hindi ko naman mapipilit yung ano no, hindi ko naman ipipilit yung gusto ko talaga. Baka sabihin niya, gusto ko lang talagang magliwalyo sa syudad. Kaya ako pumunta doon. Kaya ayun, mga kalangga, sa mga nagtatanong dyan, sana nasagot yung mga katanungan ninyo. And sana masaya din kayo para kay Angelo, mga kalangga. So malapit na silang umuwi, no? Medyo malungkot talaga itong vlog ko na to kasi uuwi na sila. Nasanay pa naman ako na tawag ako ng tawag kay Angelo. Kasi ano ba, madali lang utusan. May nauutusan ako dito sa bahay ba? Tapos mama, may naaalagaan ako, naaalagaan ko din yung mother ko. Kaya ano, sana bumalik sila agad. Kasi sabi ni mama, babalik daw sila. So yun lang po yung video natin for today, mga kalangga. Sana nag-enjoy kayo. I love you, mama. Chup-chup.